All right, so for today's video, we're going to discuss ano nga ba ang mga bagay or ano ang mga kailangan mong i-consider for you to ace your first interview as a virtual admin assistant. Hi everyone, my name is Jojo Quinto and you're here on my channel where I'm giving some best tips and strategies on how to become a mom entrepreneur and how to have an 8-hour job all at the same time at the comfort of your home. So kung bago ka ngayon sa channel ko, please consider subscribing by clicking the subscribe button to receive latest updates on my video. Alright, una na sa listahan is you need to keep in mind the dress that you're gonna wear and background during your interview. Okay, sabihin na natin work from home. Anong importansya ng pagbibihes ng... anong importansya ng isusuot mo? Work from home ka lang naman, di ba? Oo, hindi kayo laging naka-video call. Pero kasi, during the interview, wala siya ibang pagbabasehan, kundi ang resume mo and how you look in front of the video call. So, might as well be on your best or impressive office attire or at least a smart casual and find a space in your home na tahimik and as much as possible wala masyadong gamit sa likod na possible na makapag-distract sa mag-i-interview sa'yo. Kahit nga actually wall lang na ganyan, na puti or as in blanco na wall lang, yun, pwedeng-pwedeng mong gawin yun as your background. Another one on the list is make time to research about the company at dun sa position na ina-applyan mo. So, you need to make your own research. Google if you have to. Watch videos and anything related dun sa ina-applyan mo. Kasi dito mo malalaman kung para sa'yo ba talaga yung trabahong ina-applyan mo or nag-fit ba yung job experiences mo, yung skills mo and trainings if there is dun sa ina-applyan mong trabaho. Hindi naman kasi dapat pasa ka lang ng pasa kung saan may opening, di ba? Kasi mamaya, oo, maipasa mo nga yun, pero hirap or struggle ka naman para makumpleto mo yung mga binigay sa'yo na trabaho. So, do your own research. Watch some YouTube videos, some of the videos on my playlist that talks about all about real estate. And that will give you really an idea of the things that I'm doing on this kind of industry. Another thing is prepare for possible questions that will be asked during the interview. Of course, nandyan yung kakabahan talaga tayo. Siyempre, hindi naman mawawala yun. Pero mas malilesen yung kaba mo kasi kapag nag-prepare ka talaga dun sa interview mo. Parang ano lang yan eh, exam. So, papasok ka or pupunta ka para mag-exam. Pero siyempre, mas kabado ka kasi kung hindi ka nag-aral. Diba? So, preparation is the key to confidence. Ang pinaka... preparation mo dyan is of course mag-outline ka ng mga possible questions na pwedeng itanong sa'yo. Nandyan yung ano yung strengths mo, ano yung weakness mo, tell me about yourself, job experiences mo, and how you can contribute to the company. Mas okay kung mag-role-playing ka, oo mukha kang tanga or whatsoever, pero mas okay kung i-re-record mo yung sarili mo or have someone in your family na mag-a-act as interviewer. So, siya yung mag-i-interview sa'yo with the list of possible questions and ano yung possible mo isasagot. So, have it recorded and para makita mo kung ano yung pwede mo pang i-improve. Another one is show up on time. Isa sa mga first impressions sa'yo, besides sa dress mo at yung background mo, is yung pagiging on time mo. Okay? So, I would suggest na minutes before yung interview mo, you prepare na yung mga bagay na isusuot mo, yung laptop na gagamitin mo, headset mo, gumagana ba yung headset at mic mo, yung internet mo, wala bang issue, meron ka bang pwedeng gamitin backup, just in case at the middle of the interview, biglang makat off yung internet mo. So, ayun, kasi kung time na ng interview mo and biglang, dun mo walang mapapansin na may problema yung mic mo, gosh, girl, paano na? So, saan ka na maghahagilap ng mic and headset, di ba? And time na ng interview mo. So, be prepared and show up on time, okay? Okay, so last but not the least, one of the most important, stay with your facts and emphasize your strengths. So, wag na wag ka magsisinungaling. Don't make up stories na tingin mo possible na makakapagpaganda sa resume or magbuboost ng resume mo, okay? So, don't assume na
walang way yung CEO or yung nag-i-interview sa'yo na malaman na nagsisinungaling ka. How? Okay. So, for example na lang, during the interview, syempre gusto mong mag-build ng rapport. Natanong sa'yo, what do you usually do? What's your hobby? Okay. And nabanggit mo is, I love to watch K-drama series during my free time. Kaso nasaktuhan na yung nag-i-interview sa'yo, eh, K-drama fanatic. Oh my gosh. Na-trigger mo yung interest nung nag-i-interview, which is okay naman. The thing is, hindi ka naman talaga K-drama lover. So, meron at meron chances na magtatanong siya at magtatanong na about it kasi na-hit mo yung interest niya somehow. So, paano na kapag nagtanong siya about it, di ba? Mahirap na gumagawa ka ng stories na hindi naman talaga totoo. Okay? So, let's say na hindi naman sa interview malaman yon. Pero nagsinungaling ka pa rin. So, let's say na nag-training ka sa video editing and photo editing. And then, at one point, okay, na-hire ka. Pero at one point, may task na binigay sa'yo knowing na may training or knowledge ka doon. So, di ba? Tanggap ka na nga, nagtatrabaho ka na, pero dahil sa previous na pagsisinungaling mo, babalik at babalik sa'yo, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na wala akong training doon, hindi ko alam yon. Kasi, during the interview na take note yon, na you have, na binanggit mo, na you have knowledge or training on that specific task. So, might as well na, imbes na i-waste mo yung energy mo thinking or saying those kind of lies, might as well think of your job experiences or skills na pwede mong i-apply at gamitin as a strength when you become a virtual admin assistant. Like for example, you have a job experience in a BPO call center. So, dun pa lang, meron ka ng edge kasi yung communication skills mo medyo exceptional na, above the average na. So, yun, gamitin mo yun as your strength, yung communication skills mo, kasi lahat ng clients natin, ng ididil natin, is lahat sila nakabase sa New Jersey. So, isa na yun sa mga strengths mo na kailangan mo lang i-emphasize during the interview instead of lying dun sa nag-i-interview. You may also want to consider mentioning your weaknesses. Kung paano mo in-overcome yung mga weakness na yun on your past experiences. Alright guys, that's the end of this video. If you like this one, please give a thumbs up and continue to support me by watching my other videos. I hope to see you on my next vid. Thank you and bye-bye!